Yes, Michael. No? Isang mapagpala, malamig, maliwalas na gabi sa ating lahat. Sa gabing ito ay natitipon tayo upang makisalo sa pagdiriwang ng 76 na taon ng ating minamahal Dr. Gilberto M. Duavit, the great man at 76. Magandang gabi rin po sa mga pinunong bayan na narito, sa mga pinuno ng iba't ibang paaralan, ng iba't ibang sangay sa lalawigan ng Rizal, mga kapatid sa hanap buhay, mga kababayan, mga kalalawigan, muli magandang gabi sa inyong lahat. Ang aking kapingga sa pagpapadaloy ng palatuntunan, Ginang Maria Victoria H. Alarte, Dean, College of Social Work and Community Development, URS Rodriguez. Magandang gabi, Vicky. Magandang gabi po. Ngayon po ay inaanyayahan ng lahat na tumayo para sa isang doxolohiya sa pangunguna ng DN Harmonics sa pamamagitan ni Dr. Agapito M. Caritativo, Education Program Supervisor 1, Music Arts, Physical Education and Health, manatiling nakatayo at manahimik. Sa kalinga ang unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit pa sa lupa. Pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at lakas. Nang lumikha ng pamayanan, maraming salamat. Makauupo na po tayo. Ngayon po naman ay pakinggan natin ang pagbati ng Pangulo ng University of Rizal System, Dr. Olivia F. De Leon. Maraming salamat sa DN Harmonics. Isang magandang gabi sa pamilya ng lalawigan ng Rizal sa pamamagitan ng pagdiriwang ng 76 na birthday ng ating kagalang-galang Dr. Gilberto Muñoz Duavit. Palakpakan po natin. Dr. Gilberto Duavit, Congressman Joel R. Duavit,
Governor Ito Inares, Dr. Paraluman Hiron, Superintendent Dr. Oria Santo Domingo, Superintendent Maria Luz Salvador, officers and representatives from DPWH, the DWAVIT members of the family, DepEd family, TESDA family, URS family, of course, the local government units represented by the leaders of the different municipalities and cities, palakpakan po natin sila. Sa ating pong mga kaibigan, kalalawigan, kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang karangalan para bumati sa isang tao na hindi lamang siya kilala dahil sa siya ay edukador or businessman, kundi siya ay isang visionary and statesman. Dr. Gilberto M. Duwabit has long been known as a man who possesses essential leadership and governance. One simply needs to take a peek into his service records to prove such a claim. He is a visionary, public servant, a loving father and husband, an extraordinary Rizaleño, a Filipino. He has shown integrity and patriotism, which brought pride and honor to Rizal. He has distinguished himself as a true and genuine lawmaker with unselfish compassion and love for the Filipino people. Dr. Duwabit has proven his dynamism and commitment to education and youth development by authoring Republic Act 9157, which established the University of Rizal System and the many educational institutions like this Rizal Science High School and other educational laws that benefited the constituents not only of the province of Rizal, but the Republic of the Philippines. He has served as a leader, a mentor of several generations, a model and inspiration to the people, a man of vision, wisdom, justice, and honesty as he devoted his life in the service of humanity. Attorney Duwabit continues to extend his selfless service for the advancement of the lives of his fellow Rizaleños. Something he believes could be best achieved through his first love in terms of service, that is education. Dr. Gilberto M. Duwabit's name will undoubtedly remain in the minds of people whose lives he has touched. His legacy will endure and become an indelible mark to his exemplary stint as a public servant. The University of Rizal System academic community is overwhelmed to have this chance to honor a man who has etched a permanent niche in the hearts and minds of fellow Rizaleños and Filipinos. To Dr. Duwabit, URS offers our gifts of love and respect as we take off our hats in honoring you for belonging to the lofty echelon of the greatest statesman of the country. In the name of the 17,903 students of the 10 campuses of the university and the 649 faculty and employees of this university, we would like to express our sincerest greetings. Happy birthday, happy 76th birthday. Thank you very much for your gift as a celebrator to this country. Your vision, it's a reality and
Aligasi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay! Maraming salamat po, Dr. De Leon, sa inyong pagbati, kalakip ang pagpupugay sa ating minamahal na Dr. Duavit. Ngayon po naman ay aaliwin tayo ng ilang tugtugin na inihanda ng DN Harmonics. Binabalik po namin sa inyo ang DN Harmonics with Dr. Agapito M. Caritativo. Cause don't
So darling, say the last dance for me. So darling, say the last dance for me. So darling, say the last dance for me. Maraming salamat, The End Harmonics. Ngayon po naman ay pakinggan natin ang pagbati ng Regional Director for a Calabarzon Department of Education, Dr. Paraluman R. Hiron. Habang inihatid po sa ating podium, nais po naming kilalanin ang pagdating ng unang ginang ng lalawigan ng Rizal, Ginang Andrea Andeng Bautista Inares. Sa atin pong minamahal at pinapahalagahan ang kanyang katauhan at ang kanyang karawan ngayong araw na ito, our Tony Bibit Duavit at ang kanyang mag-anak. Wala ba kayong kamay? Ganyan din po sa ating former Governor Inarius Senior, Governor Ito, at ang ating magandang abutihing may bahay ng ating Governor Junjun Inarius. Sa lahat po ng ating mga punong bayan na narito na pinangungunahan ng aking kamag-anak, Mayor Eli Pilias, okay. Lahat ng ating mga kasama sa gobyerno, kasama sa ahensya ng ating gobyerno, mga miyembro at kapamilya natin sa DepEd, nasaan mga taga-DepEd dyan? At sa ating dalawang superintendent, Dr. Oria Santo Domingo, Dr. Luz Salvador, at the former superintendent, Dr. Edith Duplada. Okay. Dr. Olive De Leon, aking kababata sa Morong. Okay. Lahat ng mga private schools na narito, mga school heads, at lahat ng ating mga guro at ang ating mga kasama dito na narito ngayon, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Habang nakikinig ako sa mga nasabi ni Olive, naalala ko yung sinabi ni John Nash. John Nash was one of the Nobel Prize awardees, and he was given that award for his mathematical achievement and his contribution to some economic formulas that helped in the technology that and the growth of and progress of technology. Nung pong binigyan siya ng award, ng Nobel Prize Award, sinabi po ni John Nash, "All my life, I've been in love with numbers. My mind has been engaged in different equations, in different formulas. But I have realized that the greatest equation in my life is love." Today, we honor and we greet our beloved Congressman Bibit Duavit, because we love him. Agree or disagree? Agree. Parang mahina ang tunog. Eh. Agree or disagree? Agree. And that love, to me, and to my understanding, is the love that is generated because this man, the person we are honoring on his birthday, is the true essence of love. Agree or disagree? Agree. Now, what is the essence of love? That is sacrifice.
That is a love that is dedicated to a beautiful purpose larger than one's life. A love that permeates the entire being of the many people who have come to his world, the world of service, the world of dedicated and committed service. A love that never ceases. A love that is never, never equated with material things, but it's a love that is truly dedicated for the uplift of many people. Marami pa na po ang nagsasabi na talaga pong si Dr. Attorney Congressman Bibit ay isang magandang ehemplo. Totoo. Ehemplo kung paano ang isang pangarap ay matupad. At ang pangarap na yan ay hindi lamang para sa kanyang sasarili, kundi pangarap para sa kanyang kababayan. Tayo po yon. Lalo na sa mga taga-Rizalenyo. Wala ba kayong kamay dyan? So as I read this message that I have prepared and which is here in this frame, okay, may I share this with you? If I may use an analogy to dramatize how well this man of diamond and one made use of his 76 years of lifetime and presumably more and more years ahead, I would make use of that ball of clay we are destined to receive from God upon our birth. It's up to us to do what we want with that ball of clay. We can shape and mold it with care and precision. We can even attempt to perfect the shape with our competence, craftsmanship, passion, and dedication. Or we can also do otherwise. Here is a man born 76 years ago, okay, and in humble beginnings, as he was crafted so well by his parents, and with, of course, the beautiful hand of God, okay, he was able to make use of that ball of clay he holds at birth up to now, and with brilliance, with precision, with care, with compassion and passion, with dedication and high level of commitment to produce the best mold. The result: effective governance, nurtured people, especially our fellow Rizalenos. To you, our dear beloved attorney, Dr. Bibit Duavet, happy, happy birthday. Happy, happy birthday, and many more years to come, I hope. And with God's grace, we hope that you will have many happy returns of the day. Marigayang bati po sa inyo at sana po'y patuloy kayong tumutulong sa edukasyon sapagkat alam namin na nasa puso ninyo at the core of your heart is what we call your love for education. Maraming salamat po, Dr. Paraluman Arheron. Maraming salamat din po, Dr. Heron, sa mga metaporang ginamit ninyo sa paglalarawan sa ating minamahal na Dr. Duavet. Siyempre, hindi po natin kalilimutang ipakilala ang ating butihing punong lalawigan ng Rizal, kagalang-galang Casimiro A. Inares III. Oh, yeah.
ngayon po naman ay matutunghayan ninyo ang isang pamukaw bilang mula sa mga piling mag-aaral at punong at mga pinuno mula sa University of Rizal System na pinangungunahan ng aming presidente, vice presidents, chancellors, deans, and directors, at mga piling mag-aaral. Wala ba kayong mga kamay? Ang hindi ko mamay ay walang papasko. Nakaka-indak na sorpresa na binigay ninyo sa amin. Ngayon po naman ay mariringgan natin ng mensahe ang ating Governor Honorable Casimiro A. Inares III.
Maraming salamat po sa tagapagpakilala at sa napakagandang naghatid sa akin dito sa harapan. Sa atin pong pinagmamalaki, pinakamamahal, iniidolo, ang akin pong nag-iisang ninong, Congressman Bibit Duavit, palapakan po natin muli ang ating may kaarawan. Before anything else, Ninong, happy birthday po in advance. Sa kinatawan po ng unang distrito ng ating lalawigan, Congressman Joel Duavit, kasama ang kanyang may bahay, Attorney Evie. Ang akin pong ama, dating punong lalawigan, Gobito, pa. Sa aking may bahay, si Andeng. Baka magkamali po ng pangalan. Sa bumubuo po ng sangguniang panlalawigan, sa pangunguna po ni Vice Governor Frisco Popoy San Juan Jr. Sa atin pong mga punong bayan na naririto mula sa una at pangalawang distrito ng ating lalawigan, sa panguna ng hindi ko po alam kung sino ang mas bata, ang atin pong pangulo ng Rizal Mayors League na si Mayor Eli Pillas o ang atin pong may kaarawan ngayon. Sa DepEd family, sa panguna po ng kakatapos lamang magbigay ng napakagandang mensahe, ang walang kasing ganda rin, Dr. Paraluman Heron. Sa pamilya po ng URS, sa panguna ng nagbigay ng nakaka-indak na bilang, Dr. Olivia De Leon. At sa TESDA family, Director Velma Salazar. Sa atin pong mga kaibigan, mga kababayan, kalalawigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa darating po na Martes, sa susunod na linggo, ika-30 ng Nobyembre, isa-celebrate ng ating bansa ang Bonifacio Day, araw ng isang kinikilalang bayani. Sa araw na ito, Biyernes. Sa araw na ito, Biyernes, ika-26 ng Nobyembre, sabihin na lamang po natin na nagtipon tayo para sa isang celebration ng araw ng ilang mga bayani. Ang dahilan, kasama po natin ngayong araw na ito o ngayong gabing ito, ang dalawang simbolo ng kabayanihan ng mga Pilipinong public servants. Una, ang ating mga guro at punong guro. Pangalawa, ang isa sa mga ama ng lalawigan ng Rizal, ang aking mahal na ninong, si former Congressman Gilberto Bibit Duavit, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kaya naman dalawang pagbati ang aking babanggitin. Ang pagbati sa ating kasalukuyang mga buhay na bayani. At happy birthday sa atin pong pinakamamahal na Congressman Bibit Duavit. Binanggit ko ang celebration ng araw ng isang bayani dahil mas madaling maiintindihan ang papel ni Ninong Bibit sa ating mahal na lalawigan kung titingnan natin ito sa konteksto o context ng heroism ng ating mga educators. After all, Ninong Bibit is a teacher, an educator in the real sense of the word. Ninong, you have always been a champion of the cause of education for the province of Rizal. Your legislative track record speaks highly of the value you put in providing young Rizaleños with all the possible opportunities and the facilities they need to hone their minds and sharpen their skills to prepare them for life. Isa po kayo sa mga inspirasyon sa likod ng isa sa mahalagang haliging 12-point agenda for development ng ating probinsya na tinatawag nating Best for Rizal. The letter B in the first word
of that phrase or strategy stands for better education opportunities for the youth. It is no coincidence that it is the first item in that 12-point agenda. It is our way of saying that our province continues to give top priority to this aspiration. And this, Ninong, is a reflection of that same priority you gave to education for young Rizaleños during the many years of your dedicated service to our province. So Ninong, sa ngalan po ng mga kabataang Rizaleño noon at ngayon, nagpapasalamat po ako. Salamat Ninong sa mga pintuang binuksan mo para sa kanila. Kung tutuusin, ganoon daw po ang tungkulin ng isang ninong. Hindi lamang pangalawang ama o tatay. Tagabukas din siya ng pinto para sa kanyang mga inaanak. Pinto papasok sa mundong maraming oportunidad. Kaya tama lang sigurong sabihin po na kayo, Ninong Bibit or Congressman Bibit, ay ninong naming lahat. Ang ninong daw po ay isa ding role model. Gusto ko po sanang sabihin, Ninong, na isa po kayo sa role model ko sa public service. Pero mahirap sabihin. Mahirap dahil itinaas po ninyo ang standards ng public service. Baka mahirap nang abutin. We, the current generation of Rizal's public servants, kasama po nandyan sa inyong tabi ang mga punong bayan, can only say we will try. Ngayon po kasi, ang sukatan ng public service ay effectiveness and efficiency. Pag effectiveness and efficiency ang pag-uusapan, parang madaling sukatin, madaling abutin. But your service to the people of Rizal, our dear Ninong, was more than just about effectiveness and efficiency. You were more than just those two measures. You surpassed them, and you surpassed them because you also served our fellow Rizaleños with that indispensable and valuable element called heart or puso. Paglilingkod ng may puso. Ninong, dalawa po ang ekspresyon ng puso na nakita ko po sa inyo. Una, ang puso na ang ibig sabihin ay tapang at determinasyon. Nakita ko sa maraming pagkakataon na kapag may dapat gawin para sa probinsya, gagawin po ninyong lahat para matupad po ito. Kahit ano ang balakid, kahit ano ang hadlang. Lahat ng ito dahil po sa puso ninyo. Pero meron pa pong isang ekspreso ng sinasabi kong puso. Ito po, Ninong, ang pagmamahal sa kababayan. Ito po ang puso ng isang public servant na nakikita ko po sa kanyang pakikinig sa taong bayan, sa kanyang pagiging bukas palad. Ito po ang puso na nakita ko sa kanyang humility, sa kanyang kababaang loob, sa kanyang pagiging ordinaryo, kahit na mataas ang tungkulin sa pamahalaan o sa lipunan. Kayo po lahat yun, Ninong. Tinanong po ako ng isang kaibigan kahapon kung ano daw po ba, Ninong, ang pinakamahalagang advice o payo or word of wisdom na narinig ko mula sa inyo. Ang sagot ko po, napakadami. Pero ang mas mahalaga, hindi ang mga sinasabi ni Ninong Bibit. Ang mas mahalaga, ang example ng kanyang pagkatao at buhay. Sabi ko pa, there are those who gave their lives for the country. Pero there are also heroes who gave their heart to their countrymen. Si Ninong Bibit at ang mga educators na kasama natin po ngayon ay parehong ibinigay ang kanilang mga buhay na may puso. Kaya naman to all of us, you are all heroes. Yung mga bayaning nagbigay ng kanilang buhay para sa bansa, ina-idolize. Yung mga bayaning nagbigay ng kanilang puso para sa bansa, sinusundan ang halimbawa ng kanilang buhay. Mahirap gayahin ang serbisyo at puso po nyo, Ninong. Pero para sa Rizal, gagawin namin ang mga kaya para gayahin po kayo. Kaya pagdating ng araw na makikitang malinaw na ang brand of public service sa Rizal ay effective and efficient public service with a heart.
We want you to know na bahagi po kayo ng inspirasyon sa likod ng achievement na iyon, Ninong Bibit. Bayaning kapuso, Ninong naming lahat. Happy birthday, Congressman Bibit. May our Lord bless you as He has blessed us through you. Maraming salamat po aming Gobernador Casimiro A. Nares III. Efficient public service with a heart. Yan ang sabi ni Gob. Muli po ang end harmonics. And now, to serenade us, she is the granddaughter of Mr. Francisco Gahilomo Jr., our regional sport coordinator, Region 4A Calabarzon. Ladies and gentlemen, please welcome Natalie Gahilomo Burdeos. Like you did.
ko ng Legion 4A na si Dr. Hiron at binabati ko rin po ang superintendent ng Antipolo City at ang superintendent ng Rizal. Lalo na din po, binabati ko din po ang mga teacher ng Antipolo at Rizal, lalong-lalo na din po ang Lores Elementary School. Ang hangal, nagkahangal ng isang katulad mo. Hindi ko na kailangan.
Maraming salamat po. Huwag ninyong bibitawan ang batang yan. Bukas makalawa ay miyembro na ng DN Harmonics. Malaki ang potensyal ng bata. Tawagin po naman natin ang inihandang bilang ng Rizal Provincial Government. Siyempre, sa pangungunan ng ating minamahal na gobernador, kagalang-galang Casimiro A. Inares III. Ayaw po pong lumabas kasi mahina pa ang inyong palakpak. Ayan. Nasaan kaya ang taga Rizal Provincial Government? Ah, naghahanrap pa po, nagpa-practice pa. Okay. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Pakinggan po naman natin ang pagbati ng ating minamahal na tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Rizal, Dr. Aurea F. Santo Domingo. Habang inihahatid po sa ating podium si Dr. Santo Domingo, kapiling din po natin ang kagalang-galang na punong bayan ng Tanay, kagalang-galang Rafael A. Tanuatco. Sa aking pagpasok dito sa Buluwagan kanina, napansin ko ang isang tarpaulin na kung saan ay nandoon ang ating celebrator, iba't ibang dimensyon, iba't ibang gawain. So kagabi parang medyo alas 8 nandito kami, sabi ko, parang hindi ako makapaniwala ng ating birthday celebrator ay naglimpya bota. Parang hindi ako makapaniwala sa sinasabi ng researcher ng DepEd Rizal na ang ating celebrator ay nag-igib ng tubig. Na siya ay nangahoy at ang kahoy na yan ay ginawang uling. Hindi ako makapaniwala na siya din ay nagsakristan. Pero ang sa Grapevine Twitter, meron pa siyang idinagdag pero hindi ko na sasabihin at baka ma-foul. So sakristan, limpia bota, kargador, namingwit ng isda, at nagtapos siya ng grades 1 to 3 sa Pilapila Elementary School. At ang grades 5 and 6 sa Binangonan Elementary School. Humanga ako sa nagsabi sa akin ng ating birthday celebrator ay naglakad mula Pilapila hanggang Binangonan Elementary School. Sabi ko, nakasapatos ba? Ang sabi niya, nakabakya. Pero suot ba niya ang bakya habang siya ay naglalakad mula Pilapila hanggang sa Binangonan proper? So ang sabi ng akin source, hindi niyo po ginamit ang kanyang bakya at sa wikang Teresa, baka matanas, baka mapurpor, kaya't iyon po ay kanyang daladala. Kaya't sa ganitong nakita natin kung gaano katagumpay, kung gaano hinahangaan, kung gaano tinitingala, ay napakalaking inspirasyon para sa akin na pinagdaanan niya ang mga gawain na pangkaraniwang ginagawa natin. Dahil sa estado ng kanyang buhay ngayon, parang ang bakas ng nakaraan ay hindi natin nakita. Kaya't ang sabi ko nga, sasabihin ko yon dahil ako sa sarili ko ay na-inspire sa kanyang kasipagan, sa kanyang pagsusumikap
na bagamat merong ipagpapaaral ang anak, siya ay matulungin, siya ay masunurin. Kung kaya't sinasabi natin na God helps those who help themselves, at ito ay konkretong ipinakitang ehemplo ng ating birthday celebrator. So doon sa caricature, nakita rin ninyo ang mga kinahiligang sports ng ating Sir Bibit, basketballista. So maraming humangang mga babae, pero siyempre ang nagwagi ay si Ma'am Vilma. So siya ay mahilig din sa golf, at sabi nila mahusay sumakay sa kabayo. Kung paborito natin si Pacquiao, ay kanya ring paborito. So yung kanyang secondary years, hindi ko na po inalam. Pero tunay, nakahanga-hanga po kayo, at talagang nadagdagan ang inspirasyon na inyong dulot. And so tonight, a significant moment of praising the Lord Almighty, a time of expressing thankfulness to Him for bringing in our midst the man who takes the road less traveled, the man who is a giant in the name of public service, in the name of educational services, the man who is celebrating his Diamond Year Plus One, the former congressman, chairman of Coronacion Foundation, our dearly beloved former 1st District of Rizal Congressman, Sir Bibit Duavit. In his journey to provide educational services through his programs like a school building program, provision of a school site, honoring outstanding teachers and administrators, training our English, math, and science teachers, computerization, thousands of school officials and mentors experience ease and happiness in the delivery of basic education, and hundreds of thousands of pupils, students, and learners in many ways enjoy comfort and joyful learning class interaction that contribute to a large extent in making them better prepared for higher tasks ahead. Gusto ni Sir, laging number one. Education is number one to him. Bakit? So sinasabi po na his parents, Margarito Aralar Duavit and Rosa Monyos Duavit, instilled in them that education is the greatest treasure of man. In the inspiration drawn from the leadership, from his leadership, DepEd Division of Rizal Family cannot offer material things, because here is a man who has everything, everything: lovely wife, happy home, successful children, service barkada in the likes of our former governor, Casimiro Inares Jr., in the likes of our present governor, Governor Junjun Inares, in the likes of his son, Congressman Joel Duavit, 1st District of Rizal Congressman, and the support and love of all the mayors and vice mayors in 13 towns and one city in the province of Rizal. So ang kanya pong tulong nag-i-spread not only in the 1st District, but in the 2nd District and Antipolo City as well. He is surrounded by the people who love him so much. DepEd, Rizal and Antipolo, TESDA, PREDAC, URS, and of course, our dearly loved
Director Paraluman Heron, who is a true-blooded Rizaleño. Ang root po niya ay sa Morong at halahala, kaya siya po ay laging nangungumusta at pinahahalagahan ang inyong mga tulong dito sa edukasyon. And so, sa pagkikipag-meeting ko po kay Sir Bibit, attending meetings with him is a learning experience. And I discovered for myself that maybe for this man, love is life and life is love. And I concluded further that to him, his premise is God's grace is not grace unless shared. So it's no longer a question why he is so blessed, because the grace is shared. So Sir Bibit Dwavit, as I said, we will commit our services in DepEd, and we will lift your name to him always and ever, that we cannot repay what you have given us, but surely we will pray that the Lord will continue to shower you with blessings. What you have given will be given back to you hundredfold, shaken, and overflowing. Iyon po ang aming dasal para sa inyo, dahil iyon po ang pinakamahalagang maihandog namin sa inyong kaarawan. Nasa inyo na pong lahat, kaya't ang amin po ay commitment to service, kasi pagka kayo po ay nakaka-meeting namin, parang ang serbisyo ko so far ay kulang pa. So, iyon po, dalangin, dasal, sound mind, sound body, and immeasurable graces that are shared to all of us. And so, my dear Sir Bibit, this is an opportune time to wish you extra, extra well. And to the DepEd family, let us gladly greet him. Happy, happy, happy birthday, Sir Bibit. God bless. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Dr. Santo Domingo, sa inyong pagbati. Nakalakip ang pananaliksik sa naging buhay kabataan ng ating minamahal na Dr. Dwavit. Thank you very much also for that qualitative greetings from the Department of Education, Division of Rizal. Ngayon po naman ay saksihan natin ang tanging handog ng Department of Education, Province of Rizal. Ang itatanghal po ay iba't ibang sayaw, bunga ng pagiging versatile and flexible ng mga dancers. Ang mga dancers na ito rin po ay one of the best dance troupe of DepEd. They have been to different places because of their talents. Ladies and gentlemen, Nuno Dance Troupe of the Regional Pilot School of the Arts. Thank you.
Check this out. Yeah.
Sa kanyang paghihip sa kandila na nasa cake, samahan po natin ang ating panalangin si Dr. Duavit ng mahabang buhay, lakas at kalusugan. Maraming salamat po sa DepEd Division of Rizal. Narito rin po ang kagalang-galang na punong bayan ng Taytay, kagalang-galang George Ricardo Gacula, ang kagalang-galang na punong bayan ng Angono, kagalang-galang Gerardo V. Calderon, at ang bagong halal na Pangulo ng Tomas Claudio Memorial College, ang dating board member Rodolfo San Felipe. Salamat po sa inyong pakikiisa. Ngayon po naman ay ang pagbati ng Provincial Director ng Technical Education and Skills Development Authority, Director Velma A. Salazar. Kinatawan ng TESDA, Rizal. Bagaman wala po si Director Salazar, ay meron po namang inihandang bilang ang... narito po pala, galing sa stage. Sa atin pong mahal na Gobernador, Governor Junjun Inares, sa kanya pong butihing ama, sa atin pong Congressman Joel Duavit, of course sa atin pong nagdidiwang ng kaarawan ngayon si Sir Bibit Duavit, sa mga local government officials po na nandito, sa lahat-lahat po nang nandito, magandang gabi po sa inyong lahat. Noong ako po ay naka-assign sa La Union, narinig ko ang mga provincial directors na nagkukwentuhan noon. Admin officer pa po ako noon. Ang sabi nila, ang galing-galing naman ng Rizal, dala-dalawa ang training centers niya, kanyang kanilang ganon. At ito ay hindi pagawa ng TESDA at ito ay pagawa ng isang congressman doon. So, that time, I think that was 2000, kilala ko na po ang pangalang Congressman Duavit. Naisip ko po, pag ang isang national government agency na naka-assign sa isang probinsya ay makukuha ang full support ng kaniyang mga kapartners sa lalawigan, wala pong hirap ang pag-i-implement ng programa. And true to it, nagkaroon po ako ng pagkakataong ma-assign dito sa ating lalawigan na pagdating ko po, nung makita ko yung dalawang center, sabi ko, ang galing-galing naman. Kasi sa isang distrito, dalawang training centers. Sa iba po kasi, like Ilocos Sur, La Union, Ilocos Norte, wala po kaming training centers sa mga yon. Actually po, hanggang ngayon, wala pa po sa Ilocos Sur. So, nung pong patawag ako ni Congressman Duavit about the construction of a state-of-the-art training center, still another Duavit na naman po ang magpapagawa ng isang napakalaking training centers. So yung inspiration po and the wisdom to fulfill the mission of the Duavits clan dito sa Rizal ay andon na para po bang sabi ko kailangan masatisfy ko sila sa gusto nilang mangyari dahil wala pong kahirap-hirap mag-implement ng ganoon, manghingi, mag-request ng pera para po sa mga TESDA programs dito dahil andyan po kayo palagi na sumusuporta sa amin. And then, pagkatapos naman po ni Congressman Jack Duavit, still it is another Congressman Joel Duavit na nagpapatuloy sa pinapagawa po nating 98 million training center sa likod po ng munisipyo ng Taytay.
alam niyo po, this serves as an inspiration for the other provinces to do what we are doing in Rizal. Lagi po silang nagpupunta dito to do benchmarking. Paano ko daw po ba nagagawa yon? Paano ko po daw po ba nagawang manghingi ng 98 million na proyekto para sa training center dito? Ang sabi ko po, hindi po ako nanghingi, sila po ang lumapit sa akin. Ganun po ang suportang binibigay ninyong lahat sa amin, kay Congressman Duawit po. Kaya hindi po nahihirapan ang TESDA Rizal sa paggawa ng programa dito. At hindi rin po ako nahihiyang palaging nanghihingi dahil ang hinihingi ko naman po at ginagawa ko ay para sa ating probinsya. So in behalf of TESDA Rizal family, maligayang kaarawan po Sir Bibit. Sana po patuloy po ang pagsuporta ninyo sa amin at sa technical vocational education. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Director Velma A. Salazar ng TESDA. Kita naman ninyo, from basic education, technical vocational education, higher education, nariyan si Dr. Gilberto M. Duavid. At mula rin po sa TESDA, sila ay may inihandang bilang mula sa PBTS Colleges. Aawit sila Jair Faith S. Pepico at Shalom Hope S. Pepico mula sa TESDA. The Singing Sisters. Na muling luluha pa, di ka na
puso ko maghihintay lamang sa'yo. Kung ako na lang sana. Oh, kung ako na lang sana. Kung ako ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Dr. Duavit from PBTS and Test the Family. Maraming salamat mula sa TESDA. Muli na namang nating aabangan ang Pepico siblings. At muling pagbati mula sa School Division Superintendent, Department of Education, Antipolo City, Dr. Maria Luisa P. Salvador. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po sa aming minamahal at ginagalang na birthday celebrator, ang tinatawag ko sa buong buhay ko, the rare gems of Rizal, our very, very own Dr. Bibit Duavit. Sa inyo pong lahat na naritong sumasaksi at nagbibigay ng kanilang pagmamahal, alang-alang sa tao, kasama ang kanyang puso sa paninilbihan sa ating lalawigan. Sa ating pong minamahal na ama ng lalawigan, kagalang-galang, Junjun Inares at ang kanyang pamilya, kasama po ang amin ding iginagalang na kanyang minamahal na ama, kagalang-galang, Ito Inares, sa lahat po ng narito na bumubuo po ng tinatawag naming mga sikat na bayan sa Rizal na hindi matutuloy ang pagdiriwang ito kung sila siguro ay hindi darating. Katulad po rin ng aming minamahal na Regional Director, Dr. Paraluman R. Hiron, ang ina ng DepEd Region 4A na hindi maaaring palampasin ang gabing ito na hindi natin siya kasama sapagkat kasama nating lahat nagmamahal at palaging magmamahal sa ating Sir Bibit. Kasama rin po ang DepEd family ng Division of Rizal and Division of Antipolo City. Kami pong lahat, masaya, nagsasabing mahal po namin kayo, Sir Bibit. Ngayon po ay isang napakahalagang gabi na nagsasabing happy birthday po sa inyo. It has been said that the quality of a person's life is in direct proportion to their commitment to excellence, regardless of their chosen field of endeavor. For many people, there is a defining moment for their career. Some people are born leaders,
some people pursue leadership. And still, some people have leadership thrust upon them. That's what happened to the former Congressman Edelberto Muñoz Duabit, Senior. After Congress, he has embraced his new roles and responsibility with energy and excellence to become an advocate of quality education in the province of Rizal. Sir Bibit, as we know him, has made a real difference as a dedicated leader and supporter of public education. He spearheaded the establishment of Gobernacion Foundation Incorporation in cooperation with the Department of Education, both of the Division of Rizal and Division of Antipolo City, to honor the outstanding accomplishment of educators both in public and private schools. Alam niyo po, sir, dahil ako po ay taga Laguna, napakalaki ng paghanga ko sa inyo. Gobernasyon, kayo po ang nanguna at hindi papayag na hindi talaga parangalan ang inyong kababayan, ang tiga Rizal. Kaya ako po rin, taas noo, kahit kanino, ako ay Rizalenyo. Hindi ko po malilimutan yan, sir. Alam po rin ninyo, tuwing tatawag po ng meeting si Sir Bibit, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, wow, another lessons will be given to us by the gems, which I really appreciated, and thanking our regional director why she gave me the chance to be working with in this province. Tahagahanga niyo ako, sir. Tamang-tama po ang sinasabi sa inyo. Kaibang maglingkod, buhat sa puso, nagbibigay, nagse-share, kahit siya masaktan, makita lang niya na ang lahat ay binibigyan ng kasiyahan, lalo na sa larangan ng edukasyon. Kaya nga po, he also has to work side by side with the national and local government to encourage the creation of more notable programs and projects geared towards the attainment of goals in education in the province. Sir Bibit, you are indeed a tireless advocate of the vision, our vision, the quality education for the province of Rizal. Tanda ko, sir, nagpunta tayo sa Pililia. Naligaw kami, pero nagpumilit na hanapin ang daan. Bakit po? Para lang ipakita nyo sa amin na dito tayo magtatayo ng isang center of education na magkikater sa lahat ng aking kababayan sa Rizal. Kasama ka doon, Luz, halika, punta tayo. A 64-hectare lot. At hindi ko po rin malilimutan ang ating pong governor, Itoy Nares. Kasama-sama kami lahat doon, si Dr. Olive, si Dr. Elsie, at ang ipong lingkod, kay Saya, kay Sarap Mangarap, katulad niya, sapagkat pagkatapos mangarap, alam ko, darating ang katuparan. As a Lagunense, now serving the province of Rizal, specifically the city of Antipolo,
One of the greatest joy in my job as the school's division superintendent is working closely with the talented and dedicated Risaleños and Antipuleños from all walks of life. I take this moment, Sir Bibit, to salute one of those exceptional people, one of the Rizal's most distinguished public servant, and you, my dear Sir Bibit. So from the heart of all the Risaleños, particularly the Antipuleños, I am telling you once again, happy, happy birthday po, Sir Bibit. We wish you all the best in the years ahead. Tama po ang panalangin namin. Sana po maraming maraming katulad nyo ang muling lumabas sa Tigarizal. Maraming marami po sana pang dumating sa buhay naming mga taga-DepEd ang laging nakahanda tumulong sa amin. Ang hirap palang magsalita. Hindi ko kayo matanaw dito. Pero kami pong lahat, kami po'y nananalangin na magkaroon pa kayo ng mahabang buhay. Sapagkat mula sa inyo ang aming inspirasyon na magkocommit kami sa edukasyon para ang inyong pagmamahal kahit nakulang pa kami ay masuklian namin ng paglilingkod sa aming mga kababayan. Kaya po muli, Sir, Sir Bibit, maligayang maligayang karawan po sa inyo at pagpalain po kayo ng poong may kapal kasama ang inyong mga anak at buong pamilya. Mabuhay po kayo. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, maraming salamat po, Dr. Maria Luz P. Salvador, sa inyong walang kapagurang pagbati. Kaisa rin po nating bumabati ang punong lungsod ng Antipolo, kagalang-galang Danilo Leyble. Ngayon po naman, ang inihandang bilang ng DepEd Antipolo City. Ang nagturo po nito ay si Dr. Maria Luz P. Salvador. Wala po ba kayong palakpak man lang? Ayan.
muchacho. Talagang ang mga Rizaleño ay mahilig sa sining, sa musika at sayaw. At mula sa Department of Education Rizal, this time po ay mga kaguruan naman. Ayan, maraming salamat. DepEd Antipolo City. Muli ay isang sorpresang bilang mula sa Regional Pilot School for the Arts. But this time, mga kaguruan naman po ang magpapakita ng kanilang gilas. Thank you.
Maraming salamat sa mga kaguruan ng Regional Pilot School for the Arts. Ngayon po naman, sa lahat ng ating mga nasaksihan, narinig, nakita, nadama, hindi magiging ganap ang pagdiriwang na ito, ang pagpupugay na ito, ang pagpaparangal na ito, kundi natin maririnig ang visionary, ang mentor, ang idolo, ang pilantropo, kagalang-galang Dr. Gilberto M. Duavit sa kanyang pagtugon. Ihatid po natin ang ating masigabong palakpakan, Dr. Gilberto M. Duavit, the great man at 76. Maraming salamat, Allen and Vicky. Tama ba yung Vicky, no? Para kayong si Mel at si Micah, ayaw nyo silang tantanan. Pahintulot pong hindi ko nabatiin isa-isa ang ating mga panauhin, bagkos ay tumuloy na sa ating mga kaunting mananalita. Hindi ko po matiis na hindi lumuha ang mga papuri at pagbati ng ating mga anghel sa lupa gabay ng edukasyon dito sa ating lalawigan. Ang regional director po, Paraluman Hiron, ang pangulo ng ating university system, ang superintendent natin sa lalawigan, Dr. Aurea Santo Domingo, ang ating superintendent ng lungsod ng Antipolo, at ang direktora natin ng TESDA, si Belma. Talaga po naman ang kanilang mga sinabi ay makaputok pantong. Kaya ako'y sasaya at tuwa ay talaga po napapunta ako sa silid ng ating principal. Hindi ko po maamin nasolohin ang kinin ang lahat ng papuring inyong sinabi ngayong gabi. Sapagkat sa totoo lamang, hindi mangyayari yan kung hindi kasama, katulong, kaisip, kadiwa, kapuso ang ating at kumpare kong dating gobernador, Ito Inares. Hindi po mangyayari ang ating pinagkaisahan inisip kung hindi sa tulong ng ating lalawigan at ninyong lahat. Kung aking natatandaan ay siya inahala na gobernador noong 1992. First term ko po sa Congress noon. Hanggang 2001 siya. Tulad ko rin hanggang 2001, may term limits po. Ang dati nating gobernador, Anini Inares, ipinagpatuloy ang mga programa. Ang aking inaanak, si Junjun, ipinagtuloy ang ating programa. Ang anak kong si Jack, banggit, tuloy ang programa. Nabanggit ang aking bagong anak, si Kong Jel, Kong Joe. Tuloy ang programa. Baka siguro yung natumbok namin at natama namin gawing priority project ang education development dito sa aling lalawigan. Ano po?
ay ayaw kami matalo-talo sa eleksyon. Siguro na tumbok. Kasama rin dyan ang ating mga local officials, ang ating mga bayan, lungsod. Kung wala ang lalawigan, wala ang national, may bigay. Nangyari itong science high school, ang lupa galing munisipyo. Ang unang gusali, galing sa lalawigan. Pinagsama-sama, sa loob ng 5 taon, nangyari na mabuo itong programang ito. Kahit dumating sa aming pag-uusap, alisin ang boundaries sa mga institusyon, hindi sila dapat nag-iisa. Alisin ang mga boundaries ng ating local governments. Hindi komo binangonan lang. Damat kasama, Buhat, Rodriguez, Montalban, hanggang Halahala. Sapagkat kung merong maiwan, sakit yan ng buong katawan. Direktor Hiron, hindi po kami nagpapasikat. Palagay ko po ang bisyo namin, ang tutunguhan namin, una pa kami sa national government. Hindi pa kayo tapos sa usapan kung ano ang gagawin sa K-12. Eh kami nagdi-design na ng mga training centers. Hindi po kami nagyayabang, totoo po yan. Isa sa first district at saka isa sa second district. Ang una naming iti-train at patuloy na iti-train, malaking tulong dyan ang URS because they are managing the program together with the DepEd and the TESDA, training of the teachers. Guru muna. Sapagkat kung guru natin ang totoong mga gumaling at competitive locally and globally, hindi malayo lahat ng ating mag-aaral gagaling din. Sila muna. Hindi natin kayang gawin na lahat ng mga bata ay ating ampunin. Kaya ang papel, ang tungkulin ay sa inyong mga guro. Ay inyong palakpakan ng sarili niyo. Ang gumagawa ng guidelines ay sila rin. Yung PREDA na itinayo nung panahon ni Governor Junjun. Pinagsama-sama ang URS, ang DepEd Rizal, DepEd Antipolo, TESDA. Tama ba yun, Alin? Hindi ba nagsayo ka kanina? Hindi ko malama kung DI ka o waiter eh. Kayong dalawa ni Ernie. Si Ernie sobrang pulbos. So, naghahanap daw kami ng gagawin. Ang taong merong ginagawa at nararamdaman niya tama ang kanyang ginagawa, humahaba ang buhay. 76. Diamond plus one. Pagpunta ko sa Amerika, akala nila 56 ako. Hindi ko na nga sinama yung misis ko, si Bilma. Baka magselos pa sa inyo. 76. Ako'y nakiusap sa Gobernasyon Founders, kung maaari lang yung Gobernasyon Program huwag gawing pagbati sa kaarawan ko. Parang nakikimipo ako eh. Hindi ako nagpapanggap na bata. Pero gusto ko yung, kasi for the last 17 years, I have been celebrating my birthday with the teachers. 17 years.
Kung gaano katatagal ito, kung gaano kahabang buhay ko, ako na ang bahala doon. Sasabihin ko sa inyo, kung kailan ako aabuhin. Kung bahala dyan, kaya ko yan. Edukasyon. Mayroong crisis sa Amerika, buong mundo, may recession. Okay. Nanalo si Obama, Pangulo ng United States, the most powerful, the richest economy in the world, with a rating of more than 70%. Para masolve ang problema ng recession, binigyan siya ng Kongreso ng Amerika ng mahigit na $800 billion. Binuhay ang AIG, mga insurance. Binuhay mga banko, binuhay mga gawa ng kotse. Ginutom ang mga institusyon nagdadala ng programa ng edukasyon. Binawasan ang perang binibigay sa mga universities. Ang rating po niya ngayon is below 40. Education. Ang education, isinasanla ng mga magulang ang bahay. Ang kalabaw, ibinebenta para makapag-aral lang ang kanilang mga anak. Hindi mo bibigyan ng subsidiya. Dito sa atin, nagmarcha na ang mga mag-aral, tertiary students, kasi binawasan ang alokasyon ng salapi sa SUCS, sa state universities and colleges. Yun. Dapat maipagmalaki mo ang kasaysayan at ang ginagawa ninyo ngayon. Dumating sa akin ang balita galing sa DepEd na ang lalawigan ng Rizal, ang local government, probinsya at mga munisipyo, ang pinakamalaking tulong sa edukasyon sa buong Pilipinas. Yung iba po mga kongresista, hindi ko naman sinisiraan ang lahat. Hindi rin sila makatulong sa edukasyon sapagkat yan ay programa ng national government. Ay baliktad ka nga, sabi ko. Saliwa ka. Bakit? Because a congressman is a national official representing the district in a province precisely to get assistance, subsidies from the national to the local institution. So naging congressman, isang tao, hindi alam kung ano kanyang sariling trabaho. And that's max of ignorance. Now if you have a congress that's not visionary and not responsive to their own responsibilities, then we have a problem. If you design a framework of government that is not responsive to the call of the people, then you are not going anywhere because you're using the wrong foot forward. But nobody's talking about re-engineering the bureaucracy. Nobody's talking about amending the Constitution. Nobody's talking about anything sensible and substantial. Mabuti na lang. Tayo dito sa Rizal ay mayroong pagkakaisa. As I said, I put the enabling law there. It is only an enabling law. Oportunidad lang yan magawa ang isang programa. But the
difference is, iba ang batas, the reality is, the implementation of what is mandated in the law. And you are doing it. So purihin nyo sarili nyo lahat. Palakpakan nyo sarili nyo. More things are going to happen. Sinabi ko sa E-Streets nung isang araw, nung Lunes, ang mga sumali sa tournament ng golf, karamihan po dyan ay hindi tiga atin. Kukunti ang golfer dito sa atin sa Rizal. Karamihan dyan ay nasa Taytay, Kainta at saka Antipolo lamang. Sabi ko, pagkakaya ba namin dito sa Rizal? Unang-una ay politika. Dito, sa atin sa Rizal, walang dayaan. Gulungan lang. Dito sa Rizal, walang bilihan ng boto. Padamihan lang ng watcher. Dito sa Rizal, pagkatapos ng halalan, hahabulin nung natalo yung nanalo. Pare, walang yaka. Naisahan mo ako doon. Ah. That's us. Kaya tahimik. Ang populasyon natin noong 1974, nawala sa atin ang Kalakhang Maynila, naging Metro Manila. Ang population natin was only 420,000 plus. And we were a third-class province. Ngayon, ang populasyon natin as of 2010 is 2.6 million population. Hello? Hindi ba kayo ninenervyos doon? Ganun makadinig kayo ng ganang kalaking populasyon? Hindi naman malaki ang ating lupain. 2.6 million. Ang karamihan naman ng nadadala sa atin ay yung mga decongestion people from Metro Manila and the different provinces. Hindi naman panggigigil sa ating gabi. But why are they coming here? Hindi niyo ba na, ano, hindi ba niyo na, kay mga mayors, naisip niyo ba yun? Baka naman kako, mabait ang Rizalenyo. Kaya dito sila nagpupunta, dito sila nakukupo. Pagtirik nila ng kanilang mga tahanan dyan, hindi ba binibigyan nyo ng tubig? Nasaan ang mga mayors natin? Nandyan dyan. Honestly, gawin mo sa ibang probinsya yan. Pumasok ka doon ng ano, okay lang sa Cavite nangyari. Mayroong pito, pinaputukan ka agad para hindi makapagtirik doon isang lugar doon. We give them water. We erect school buildings for them. And whatever. At peaceful sila. Kaya siguro hindi tayo mahal ng Panginoon. Honestly, we are blessed. Hindi niyo ba naiisip yan na sa takbo ng buhay? And things will happen if we proceed the same way. Alam niyo, there are philosophies and philosophies 5,000 years ago, umpisa ng mga Confucius philosophies yan. But you can be different in understanding. Halimbawa, sinasabi nila, magpakamatay daw sa bayan mo.
bakit ako magpapakamatay sa bayan ko? Papatayin ko ang kalaban ng bayan ko. Right? Hindi ko kayo talaga makita. Tama si Dr. Salvador. Mahirap kausap kasi ang ilaw na sa akin. Hindi ko makita po ang reaction nyo. Another philosophy. Walang trabaho madali. Pag inisip mo lahat ng trabaho ay mahirap, gagaling ka. Tama ba yung Eli? Yung mayor ng hala-hala nakita ko. Hindi ko malaman kung sino matanda sa ating dalawa eh. Nakita niyo magsayaw yung ating mga kabataan? Pandaigdig yan. They have talent. Nakita niyo yung mga guro, mga members ng URS? Yung cut ng damit ng mga nagsayaw, yung cut ng damit, hindi kayo, ha? Hindi mga lalaki. Pang ano yan? Pang New York yan? Pang Beverly Hills, hindi ako nagbibiro. Yung hindi maganda ang katawan, napaganda eh. Oh, nakita ko na yun, nandito pala ang district engineer's office. Katulong din yan. Oh. Nandiyan din si Mayor, Jerry. Mabuti na lang, nandun ka. Magaling po sa traffic yan. Tagal ko na kayong hindi nakikita, kaya medyo nagtatagal ako ng kaunti. Anyway, the thinking, the strategies continues to be developed. Hopefully, it will evolve properly. Tuloy-tuloy po ito. This is one time and one place you will see these things happening. I don't know about the others. Eh. Ang hirap po pagsamasamahin ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na executive branch. I've been there a long time. From up there, from the office of the president, kanya-kanyang turf yan. Kanya-kanyang lugar yan. Hindi po nagsasama yan. Yung ginagawa ng isa, nililihim yan doon sa kalapit niya. That is not happening in Rizal ngayon. There is total transparency in the thinking and in the doing of things in this political subdivision. Palakpakan nyo ang ating mga local leaders. Ako po, naniniwala that death and life is like love. It's here and it's here. Pagka ako'y nakakakita ng tama at nangyayaring tama at nakakatulong doon, I don't think I will ever perish. Hindi ako mamamatay. Because you will live a legend. Sino mag-aakala na gagawing holiday ang aking kaarawan sa Lunes? Sige, magsabi kayo. Sino? Pagkatapos ay may pasok sa kaarawan ni Andres Bonifacio. Baka ako eh. Si Nino eh. Sabado. Talagang walang pasok. Di ba? November 27 si Nino eh. Ayoko naman maging kanumbayaning napatay. Gusto ko talaga, kung imatanong nyo, gusto ko maging santo. Ang dami nakanganga sa inyo. Palagay ko, gutom na kayo. Okay. So, salamat na muli. Sana huwag kayo magsawa sa inyong pagtulong, lalo na yung mga local officials. Tandaan ninyo,
malapit na, 2 years na lang, halala na naman. Every three years. Kung sino man ang gumawa ng batas na yan, sa saligang batas, hindi nag-iisip ng malayo. Kami ni Gov ito, bago lang kami gumagaling. Bago lang pare tayo natututunan eh. Ay wala na, nakapasok na bigla si Maring Nini. Nasingita na kami kaagad. Hindi kami nakatuloy. Sa Amerika, Justice of the Supreme Court, 92 years old, nagsisilbi pa, justice pa, hanggang magsawa. Mga senador, mga kongresista, 95 years old, hanggang magsawa. Dito, sa Pangulo, oy, 6 years ka lang. Hindi na bali, pwede mag-declare ng martial law yun. Pero yung collegial bodies, like Congress, 6 years. Parang ito, nakatingin pa ng 4 and 4, di ba? No? 3 and 3. Ako, akala ko, Lunes lang. Anong araw ngayon? Biyernes na. Isipin ninyo, kasi simba ko lang. Sa linggo, magsisimba na naman ako. Alam, natatawa kayo, ha? Do you know how a 76-year-old feels and thinks? Parang ang bilis ng takbo ng panahon. Kaya kung maaari lang, huwag ka nang matulog. Para walang oras, walang minuto, walang kahit anong masayang. Believe me. Kay misis ko, wala na akong pag-asa sa pampatulog. So, think about it. So, take advantage. Hanggang nandyan tayo, baka sakali, meron pang ibubuga, hindi doon sa bagay na iniisip nyo. Ha? Totoong buga. Time will tell. Pero tandaan nyo, hindi ako titigil. You better believe. Hanggang na hindi naaayos yan, I will not stop. I promise you that tonight. Salamat na muli. Para na po nating nakita si Dr. Duavit na nag-deliver ng kanyang privilege speech sa gitna ng Batasan Complex. Salamat din po, Dr. Duavit, sa inyong pagtugon. We'll be right back.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Salamat po, Dr. Duavid, sa inyong pagtugon na punong-puno ng inspirasyon at paghamon sa bawat isa. Salamat po sa inyong commitment at dedication para sa lalawigan ng Rizal, para sa mga Rizalenyo, para sa edukasyon at sa lahat ng sektor ng ating lalawigan. Muli po nating palakpakan si Dr. Gilberto M. Duavid. Matapos pong busugin ang ating mga mata, ang ating mga tenga, ang ating kaluluwa, ay ngayon po naman ay bubusugin natin ang ating mga tiyan sa pamagitan ng isang hapunan na sa palagay ko i-distribute na kanina. Meron na po ba? Wala pa? Kumuha na po kayo ng inyong pack dinner. Maya-maya lang po ay magkakaroon tayo ng raffle.
At magkakaroon rin po tayo ng ballroom dancing. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Dumating din po ang dating congressman ng unang distrito ng Rizal, kagalang-galang Jack Duavid. Gayon din po ang miyembro ng URS Development Foundation, Engineer Ambrosio Gutierrez. Sa mga miyembro ng URS Development Foundation, Mrs. Lina Taluatco. Tawagan po ang in charge sa raffle, Ma'am Nelda. Napatay daw.